You know mes vidéos populaires. All right. Never Over by Milan Band featuring Yuan. Yo, naging guest ko na rin yan sa, ano, dito sa Brother Bear Podcast. Welcome sa Brother Bear Podcast. At, well, ladies and gentlemen, ipakilala ko agad ang aking guest ngayong araw dito sa pang-ilang episode ko na kaya to. Hindi ko na binibilang kung pang-ilang episode ko na to sa Brother Bear Podcast. Ito po ay available sa Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, at sa Anchor Podcast. Pero mas marami ko nakikita nakikinig sa Spotify and Apple Podcast. Hindi ko alam kung bakit. Pero ako, nai-enjoy ko rin ang makinig sa Google Podcast after nitong live. Kasi live ito sa Facebook ko, sa Brother Bear Live, at sa YouTube channel ko na ang pangalan naman ng YouTube channel ko ay Brother Bear On Air. Yon, sige. Hindi ko rin alam ang dahilan bakit marami nakikinig sa Spotify compare sa Google Podcast. Pero ang Google Podcast kasi, talagang diniscuss ko yung Google Podcast eh. Kasi nadadali na ako mag-search. Halimbawa, may hinahanap akong isang podcast. Madali ko ma-search eh, kasi Google ang ginagamit natin sa search. Ang search engine na pinakasikat ngayon ay Google. So kapag yun ang ginagamit ko, madali nang lumalabas yung hinahanap kong podcast. Anyway, pwede nyo akong follow sa Google Podcast sa Brother Bear On Air. At Google pala. Pareho lang pala. Pareho lang pala yun. Google Brother Bear Podcast on Google Podcast, Spotify, Apple, at iba't iba pang mga platform. Podcast app na pa kung saan available na ginagamit ninyo. Anyway, gusto ko lang ipakita pala yung mga sponsors ko. Ano ba yun? Nakalimutan ko. Mga sponsors, dapat hindi kinakalimutan na Brother Bear, di ba? Oh, habang tumutugtog ang ang Milan. I keep looking over the stars. Naghihintay na si Mr. Carlos Samson, ang aking guest ngayon, isang blind singer. At hayaan mong haranahin tayo ni Mr. Carlos Samson III. Maraming salamat sa mga sponsor. Nandiyan ang Perky and Bubbles. Thank you, Perky and Bubbles. Maraming thank you sa inyo. Ayon, salamat sa Sabina's Best Chili Paste. Hot Sabina's Best Chili Paste. Thank you so much. At nandiyan ang Besamil's Flower Shop. May papadalan ba kayo na ano? May papadalan ba kayo ng bulaklak? O kaya eh, kahit wala okasyon, padalan lang kayo ng bulaklak, okay yun. Parang ang lakas ng audio na ako, music background ko. Ayun, sabi ko nga, magpadala kayo ng bulaklak through Thesamil's Online Flower Shop. I-search nyo na yan sa Facebook. At ang maraming salamat, of course, may show pa rin po akong podcast with Papa Kiko. Medyo ano lang ngayon, nagkaroon lang kami ng rescheduled na program. Baka ito ay this coming March ay makabalik kami ni Papa Kiko sa Talk to Papa Online. Right? Talk to Papa Online. Sige. At ito ay pakifollow kami sa Facebook at YouTube, Talk to Papa Online. Salamat sa Arts the Risk. You know, kung may mapapagawa kayo ng mga graphic arts or gahanap kayo ng graphic artists, mga magpapagraphics kayo na kung ano-ano mga kailangan nyo sa work, sa trabaho, logo, yan, puntahan nyo ang Arts the Risk. Yun. At pwede nyo makontak dyan si Anthony. At salamat, of course, ang Mendira. Ang kaya mo yan. Mendira Artist. Maraming salamat. Ngayon, speaking of artist, may artist ako makakasama. Isang blind singer. Natuwa ako kasi nag-message siya sa akin sa Facebook ko, sa Brother Bear Live. Sabi niya, gusto ko mag-guest, Brother Bear. Oh, yan ang mga hinahanap ko na pwedeng na sila mismo nagpipresenta. Kasi para sa akin,
kapag nagpipresenta ka, may ipapakita ka, di ba? Let's welcome Mr. Carlos Samson III. Hello, Samson. Carlos. Hello po. Good afternoon po. Yan, good afternoon. Kumusta? Kumusta? Welcome sa Brother Bear Podcast. Yon, mabuti naman, Brother Bear. Papa Bear. Salamat. Papa Bear. Naalala ko tuloy yung Papa Bear moment ko noon. Oh. Ay, nakinig ka ba sa kay Brother Bear sa radio? Opo, sa FM. Kasi hinanap ko kayo nung umalis kayo doon sa kabila eh. Nung umalis ako sa Barangay LS, Papa Bear ako doon. Talaga? So nakinig ka ng Brother Bear na ako? Opo, yung panggabi po. Ayun! Panggabi. May naalala nga akong tumawag na ano eh. Ikaw ba yun? Ay, hindi pa po. Wala pa po. Kong gadget nun eh. Ah, talaga? Sabi ko may tumawag. Tinanong ko agad siya sa show kung siya ay visually impaired. Sabi na, yes, Brother Bear. Sabi ko na nga. Kasi alam ko ang tunog niyo sa telepono eh. Ah. Yeah, may certain parang tunog kayo pa nagsasalita. Very articulate kayo mga katulad niyong may kapasanan sa paningin. Bakit kaya, Carlos, may ganun kayong ano? Siguro, kakaiba. Dahil pandinig yung madalas na gumagana sa amin eh. So baka yun yung reason bakit po ganun yung pagsasalita namin. Yun, alam niyo, para kayong mga taga-radyo, para kayong mga radio announcer. Kasi kami, kailangan namin maging articulate. Kasi sanay kaming wala kaming video, okay lang, kahit di mo kami makita. Basta importante sa amin, naririnig mo kami ng malinaw. Kaya kayo, ganun din. Siguro ganun din kayo. Sakto. Anyway, kaya alam ko kapag halimbawa medyo bago sa radio yung nagsasalita, yung DJ or radio announcer, medyo bago pa to. Siguro kailangan niya po muna ng 10 taon para pa-perfect niya mag... syempre, di ba? Hindi naman basta-basta mo papag-aaralan yun. No? I mean, kumbaga professionally kapag nagagawa mo yun, Alam ko professional na tong taong ito. Hello to Mike Guevara. Good afternoon po. Uy, Papa Bear din tawag ni sa akin ni Mr. Mike Guevara. Kilala mo si Mr. Mike? Hindi po. Hindi. Alam mo, madami ko tuloy tanong sa'yo. O bago ka magkumanta ngayon ng first song mo. Nung isang araw pa ako nag-iisip, paano mo na babasa ang message ko sa'yo? Andali, mag-message sa akin si Carlo. Sabi niya, Brother Bear, guess mo naman ako. Sabi ko, sure. Tapos, nag-reply siya. Tapos, pinakita ko yung picture. Sabi ko, ang iniisip ko, mayroong kang assistant. Sabi ko, okay ba itong picture na ito? Sabi ko, bakit tinatanong ko siya? Ganun. Para sa akin, may papakita mo to dun sa kasama mo para ma-check niya ang picture. Sabi niya, okay, ako din yan. So, paano mo nababasa ang messages ko sa chat? Okay. Sa chat po, gumagamit kami ng pangkaraniwang cellphone na katulad ng ginagamit ng mga ninyong mga sighted or nakakakita. Gumagamit din po kami ng laptop na katulad ng ginagamit ng mga nakakakita. Pero okay, Meron po kaming software na ginagamit. Ang tawag po dun sa software na yon ay sa computer, NVDA or Non-Visual Desktop Access. So pag naka-install po yun sa kahit anong laptop, kahit laptop ng kahit na sino, once na naka-install yon, magagamit po namin yung inyong computer. Pwede kaming makilagin sa inyo, pwede kaming makilagin ng Facebook namin sa inyo, sa ibang computer. Dahil lahat ng pinipindot namin, sinasabi nung screen reader. Screen reader po yung tawag doon eh. Lahat ng tinatype okay namin at lahat ng chinachat ng mga kachat namin. Sa cellphone naman po, may tinatawag na TalkBack sa Android at VoiceOver sa iPhone. Android TalkBack ang name ng app. Apo. Ayun. Sa iOS naman ay? VoiceOver po. VoiceOver. Ang galing ha. Sino naka-invento niya? Napakagaling. Yeah. Sabi ko, natatawa ko, sabi ko baka may assistance siya kasi baka pinapabasa niya. Pero although nag-iisip na ako ng mga ganito na baka may app ka nang ginagamit para mabasa ang message. Pero nababasa niya, pag Tagalog, slang din siya magbasa, slang? Opo.
Opo. Ay, pwede bang... Opo. Sige, sige. Sige, sample nga ng ginagawa niya, ng voiceover. Pag sinabi niyang, salamat po, sasabi niya, salamat po. Salamat po. Buti hindi mo na-adapt yun, ano, yung accent nila. Ay, no? Hindi po. Opo, hindi naman po. O, paano kung ano, Chinese, may pwede niya bang is-translate sa English? Ganon? Meron pong mga add-ons na ginagamit para, meron pong na translator na add-ons na tinatawag para sa mga ganon. Pero sa ngayon po, hindi pa naman po kasi ako naka-encounter ng mga kachat na Chinese o Japanese. Kadalasan naman po English and Tagalog lang. Ayun, medyo slang lang siya kapag kapag magtatagalog na salamat Mr. Okay. Samson Carlos III, salamat sa iyo. Ganun. Yan. Sakto-sakto. Tsaka isa pa no, ang mga katulad niyo mga visually impaired or hindi nakakita ay syempre ang gadget talagang gusto niyo ay ano, ay radio no. Doon kayo, 'di ba? So ngayon eh kasi may mga lahat ng programa sa radio, even podcast, ay designed para sa audio lang. So, paano pag nanonood to live, nakikinig ka ng TV at nakikinig ka ng YouTube? Di ba may mga vlogs minsan, halimbawa sa YouTube, kailangan makita mo talaga. May time po na hirap kang intindihin ng pinapakita dun sa vlog na yon? Opo, pero pagka naman yung vlog yung vlogger ma-talk siya, masalita siya. Pag once na may pinakita na siyang video, may imagine ko na yun. Ito 'yon, halimbawa cooking vlog. Tapos bigla siyang halimbawa, narito ang dapat gawin para sa pagsisigang ng kung ano man. Pag tumigil siya at lumakas yung music niya, ibig sabihin may sino-show siyang video. Ayan. Kung action kung paano magsigang, parang ganoon. Yeah. I'm curious ano, minsan ba na pinanganak ka bang bulag or may nakita ka yes, rin? Po. Ah, talaga? Wow. So imagine ah, lahat ini-imagine mo ngayon ang itsura ng bawang, itsura ng itsura ko. Ano bang na-imagine mo sa itsura ko? Kamukha ko ba si Aga Mulak, John Lloyd or ano bang na-imagine mo? Sinong artista kamukha ko? Yung lahat ng sinabi niyo, papa. Ganun kang yung magpapo. Ang kapal na mukha. Payat ba ako? May abs na yung imagine may abs ba ako? Ang tingin mo? Medyo may katabaan pero may abs. Tsaka alam mo yung tunog ng matawa, no? Alam mo yung tunog ng audio ng matawa, di ba? Opo. Natatawa ko. Ay, anyway, nag-enjoy ako. Pero Carlos, dahil isa kang artist at ikaw ang artist of the day ng Brother Bear Podcast, anong first song mo ngayon? Gusto ko lang malaman. Ito pong first song natin para sa mga, kumbaga tawag na mga kabataan ni Abangers, na inaabangan nila na mahalin sila ng taong mahal nila pagdating ng panahon. Yun, no? Mga abangers na mga yung mga single na inaabang kanina yeah. Ako magkaka juwang-juwana sa mga juwang-juwana yeah. Dyan. Pakinggan niyo ang first song ni Carlos Samson III. Go ahead, Carlos. Take it away. Alam kong di mo makita na
Narito lang ako, hihintay lagi kita. Umaasa kahit di man ngayon, mamahalin mo rin, mamahalin mo rin. Pagdating ang panahon, baka ikaw rin natakot. Baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay malipo rin pagdating ng panahon. Alam kong hindi mo alam, narito lang ako, maghihintay kahit kailan. Nangangarap kahit di man ngayon, hahanapin mo rin, hahanapin din. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay manipuri pagdating ng panahon. Di pa siguro bukas, di pa rin ngayon. Malay mo ba lang araw, dumating din yun. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin ang hanap mo. Baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay manipuri pagdating ng panahon. Nax naman. Gusto ko yung part na sa huli na yun, ha? May adli, di ba adli bang tawag doon? Apo, apo. Nice, Carlos Samson. Kailan mo nalaman na marunong kang kumanta, Carlos? Siguro mga 6 years old po ako nung nalaman okay. Ko na meron. Meron kang talent sa singing. Kumusta ka habang lumalaki ka? Siyempre, magtatanong ka na sa parents mo, no? Ano ang papaano nila pina-accept sa'yo na hindi ka normal na katulad ng iba na kalaro mo na nakakakita? Actually, Brother Bear, alam ko po eh na, okay. Na hindi ko nakakakita. Ang hindi ko lang alam kung ano yung mga hindi ko kayang gawin. Kasi nung bata ako, bukod sa pagiging broadcaster o DJ, mm-hmm. ang pangarap ko maging piloto. Wow. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam na hindi po pwede. Gusto ko yun, gusto ha. Ko blind na pilot, di ba? Pero kung sakali man, ikaw ang ano, i-feature ka na ng iba-ibang news agencies niyan. Kaso walang sasakay.
Mga ibagsak to, ibang ibagsak. Pero who knows, di ba ngayon? Di ba baka possible na may, kung may mga app nga para dito sa mga gumagamit ng cellphone, di ba? Pero sinasabi mo yun sa parents mo or sa mga kamag-anak mo na gusto mo maging pilot? Hindi po, sa isip ko lang eh. Sa isip ko lang, gusto mo maging pilot. At saka mag-drive ng tricycle. Mag-drive ng tricycle. So curious ako dun ay kapag di mo nakikita, paano na siya nagkaka-shape sa isip mo, nagkaka-image para malaman mo yan, tunog na yan, tunog ng tricycle yan, tunog ng jeep yan, gano'n. Base po dun sa pandinig, malalaman naman kung tunog ng tricycle yan at dumadaan or jeep. Diba? O tunog ng nanay ko pag nagagalit na. Nalalaman din yun eh. Nalalaman din. Yan. So kailangan mo bang mahawakan yung mga bagay para magstay sa isip mo? Itong image na to ay image ng tricycle. Image ng laptop. Opo, may mga pagkakataon po na ganun. Pero may mga pagkakataon naman na hirap. Like sa mga, yung mga shapes na halimbawa, meron ganun eh, yung parang gawa sa papel na parang shape ng heart. Mm-hmm. Kahit ilang beses ko siyang kapain talagang hindi siya naiiwan eh. Pero yung mga, yung kagaya ng laptop o yung sa tricycle, lalo pag, syempre pag sumakay ka na dyan, alam mo na eh, di ba? Alam mo na yung, may imagine mo na, ganun. Oh. Pero yung, sabi mo, yung heart, hindi mo ma-imagine yung itsura ng heart. Paminsan-minsan nahuhulaan ko, madalas na pagkakataon, nahuhulaan ko siya na heart yun. Talaga. Pero yung mga iba, yung mga ibang shapes, hindi talaga umaabot eh. Ganon. Ganon. Talagang nabubuhay ka na may limitasyon, di ba? Hindi ba, may isang dumating na sa point na sumama ang loob mo dahil hindi ka kompleto? Opo. May mga pagkakataon po na ganon. Okay. So kumbaga papaano ka naman na paano na alisyon or ano nagko-comfort sa'yo para tanggapin ako ganito, hindi ako tulad ng normal na tao? Ito talaga lagi ko sinasabi, talagang diretso pag na-conquer ko, o pag natatanggap ko yung tanong na yan, yung pakikinig kay Brother Eli. Oh my. Kailan ka nagsimula nakinig kay Brother Eli Soriano? Kasi ako nag-enjoy ako na makinig sa kanya. High school ako. Siguro mga third year high school nung in-introduce sa akin ng tatay ko. Pinakinggan ko sa radyo. Gabi-gabi. Talagang gabi-gabi akong puyat. Yung 12 to 1 a.m. Tapos sa television. Ikaw naman, kailan ka nag-enjoy makinig kay Brother Eli Soriano nung nabubuhay pa siya? 9 years old po ako nung nagsimula akong makapakinig kay Brother. Sobrang bata. Oo. Paano mo siya nakilala? Sa SBN 21, 'di ba po, na may sa pagkakataon na nandoon siya. Naghihintay ako ng yung karaoke kasi meron nung ganun dati. Yung video kay sa nabalitaan ko 'yan na may ang kasi ako lumaki ako sa Bicol eh. Pero nabalitaan ko yung SBN 21 daw noon may mga karaoke silang piniplay. So 'yun ang hinihintay mo. Opo. Tapos okay. Kakaiba yung concept niya kasi merong VJ. Kasi di ba yung mga VJ, Brother Bear, sa mga music channel. Sa MTV. Pero yun kakaiba kasi magre-request ka ng, parang pinaghalong TV and radio kasi magre-request radio ka ng kanta. I-on air ka nila, tapos yung ipiplay nilang song, kakantahin mo sa bahay mo kasi naka-video ka siya eh. Ang galing. Iniintay ko. Sabi ko, ano kayong program after or pagkatapos nito? Sabi ko gano'n. Hindi ko inabutan kasi yung mother ko that time nanonood siya ng teleserye. So, syempre may teleserye. So, hindi ka makakasingit pag ganyan. Oh. Tapos, hindi ka makakasingit sa nanay kapag nanonood dyan. Huwag ka. Okay. Naging hobby ko na yung pag-aabang dun sa video kayo na yun. Nag-abang ako ng mas maaga sa usual kasi 6 p.m. yun eh. Pagbukas ko ng TV ng 5 p.m. pa lang, doon ko napakinggan si Brother Eli. Wow. Sabi ko, ang galing naman nito. Tapos di ko pa alam yung pangalan niya nung una. Pero alam ko na kahit hindi ko talagang pagano naiintindihan dahil sa edad ko, alam ko na tama yung sinasabi niya. Kailangan ko lang, sabi ko, kailangan ko lang maintindihan to.
para mas ma-appreciate ko. Pero alam ko na sa sarili ko na parang may nagsasabi na tama yung lahat ng pinapangaral niya. Wow. Ganun. At saka may kakaiba sa boses ni Brother Eli, no? Yung alam mo yung wala siyang kaparehong boses. Siya talaga yan. Opo. Kahit opo, hindi mo siya makita, alam mo parang design yung boses niya para sa radyo, di ba? Para opo, audio opo lang siya, kilala mo siya. Opo. TV, siya din yan. Ito yung boses opo na may kakaiba sa boses na ang linaw, napakalinaw, di ba? Anyway, opo, so yun ang nagpapa-comfort sa'yo. So ilang taong ka na member ng MCGI? 3 years po. Kaka-3 years lang noong January 22. 3 years lang. Bakit medyo tumagal bago ka naging member ng MCGI? Kasi po nung nakikinig ako that time sa program ni Brother Eli sa dito sa Bataan, wala naman akong ano eh, wala naman akong idea kung paano ako makakapunta sa mga lokal o yung doktrina. Wala, lalong wala akong kilalang mga kapatid o member o members ng MCGI. Nagkaroon lang ako ng pagkakataon na makakilala ng mga members ng MCGI nung nandun ako sa Olongga po. Nung nandun ako ng Olongga po. Okay. So, kati 3 years mo lang. Happy Sabbath anniversary sa iyo. Last year. Okay. So, yun ang nagbibigay sa'yo ng comfort na, well, natanggap mo sa sarili mo na. Kasi minsan may mga nadidepress din ng mga taong ganyan eh. Na, dahil wala silang katulad ng iba. Well, ako nga natutuwa, meron kayo na wala sa mga normal na tulad namin. May mga katulad nyo, nagpe-play din ng mga instrument. Nagpe-play ka ba ng instrument? Anong instrument? Hindi pa po eh. Vocals. Pero meron akong kasama na kapatid din natin na nagpe-play ng instrument. Yun nga. Ang gagaling pa. Paano natututo itong mga to? Ikaw, tapos hindi ka marunong. Hindi mo malandang ma-play ang piano, di ba? Tapos normal kang tao. Sila, hindi makakita. May mga, or PWD, pero nagagawa yun. So, chinek yung channel mo, marami akong nakikita, may mga song ka dito na ni Ed Sheeran, meron kang iba-ibang covers. Kailan ka nagsimula naman mag-upload sa YouTube ng mga videos? Nag-start po 'yan yung maayos-ayos late last year. 'Yon. Kasi dati meron akong dating channel pero ang ina-upload ko lang doon iisang picture para lang makapag-upload ako kasi walang mag-aayos ng video, walang mag-video para sa akin eh. Yeah. So late last year lang 'yan na buo. Sino ano? Sino katulong mo? Sino ang tumulong sa'yo para makagawa ka ng videos? Doon po 'yan sa ano, sa lokal namin dito sa Balanga, Bataan. Doon okay din po namin ginagawa. Lokal ng Balanga, Bataan. Salamat naman sa mga kasama diyan, 'di ba? Ito may YouTube channel ka na halos kailan na nagsimula yung YouTube channel mo na Carlos Samson III? Hindi ko matandaan yung exactong date. Pero last year yan. Doon namin, parang naisip na ng mga kapatid na ano, kami na ang tutulong sa'yo para magkaroon talaga ng maayos na YouTube channel. May video, ganda, then may maayos ang ganda nga ng ano eh. Ang ganda ng mga videos, ang ano, may maganda kang microphone, may maganda kang lugar, parang ano, pang artist na artist, itapat mo na kay ano, yung video, itapat mo na sa mga video sa mga ni Eric Santos, yan. Itapat mo ng ganun ang pagkaka-edit, di ba? So salamat doon, salamat sa Diyos doon sa mga tumulong ng mga kapatid dyan sa Balanga, Bataan. So, ako magsusubscribe ako ngayon. Ayan, subscribe. Yun, no? Subscribe nyo si Carlos Samson III sa mga followers ko na kahit na konti ay i-follow nyo si Samson. Carlos Samson III. I-search nyo lang yan. Ang kanyang icon or parang profile picture may hawak na YouTube button, no? Yes. Ayan. Sana God willing magkaroon ka ng ganyan kasi 'di ba? Yun ang mga hinahanap namin. Ako wala akong ganyan eh. Yung ibang sobrang sisipag sa YouTube sa talaga maraming time, may mga button na sila. Anyway, kumakanta ka ba ng Korean songs? Hindi po eh, pero nakikinig po ako ng mga Korean songs. Ayun. Kasi meron akong kinantang Korean songs in-upload ko kanina. Sana narinig mo na ba? Hindi pa po, mamaya ayun, buti na lang. Napakinggan ko po yung MCGI song. MCGI song.
May mga nag-upload din ako ng MCGI songs. Kakanta ka mamaya pala ng MCGI song, ha? Ay, opo. Sige po, sige po. Ano yung title nun? Awit natin ba? Awit natin. Awit natin. Sige, hintayin natin yung awit natin. Pero ipapakita ko lang sa... Ipaparinig ko lang sa'yo, Carlos. Meron akong kinantang ano eh. Pero makikita nila ang video. Okay. Ayan, may kinanta akong Korean song. Pakinggan mo. Uploaded din to sa TikTok. Ano, pakifollow po ako sa TikTok. Ako doon si Brother Bear TikToker. Ito yung song, oh. Dito ay medyo tahimik lang ako sa video. Say you ang pag-ibig ko, say you nalago ang puso, say you paluhan. Okay lang, pagtawanan, okay lang. Paligid ko, say you. Akala ko talaga Korean song. Kaya ako natawa, akala ko talaga Korean song. Actually, ano yun, dahil TikTok, lip sync yun, ang pangalan nung artist, sandali, nakalimutan ko lang yung pangalan ng artist eh. I-search nyo na lang. Pag finalo nyo ako sa TikTok, makikita nyo yung original nandun na artist. Ang galing yun, ano siya, singer talaga siya, Tagalog song, gagawin niya Carlos na ano na parang tunog Korean. Oh, sayu. Sana ni live niyo na. Dito kaya. Dito kaya kasi may accent po, no? May accent siyang ano eh na Korean, tapos inano ko pa kasi hirap ako yung mata ko kasi siningkit ko yung mata ko doon, Carlos, para magmukha akong Koreanong opa-opa. Anyway, paki-follow po ako sa TikTok. How about you? May TikTok ka na ba or YouTube ka pa lang? YouTube pa lang po, YouTube. 'Yon. Pero try mong TikTok, magaling ding magpaanod, nagkakapag-live din. Makapag-live ka rin. Sana makapag-live ka rin sa TikTok. Kapag ganoon, kailangan mo ba ng assistant kapag magla-live ka? Nagawa mo na ba 'yan? Opo. Kailangan ko lang po ng ano, ng tigatingin kung maayos yung ano, yung video. Then pwede na nila akong iwanan. Ayun. Tama-tama. Kasi kailangan makita yung video. Kasi hindi pa ako nakakita ng TikToker na nagla-live na tulad mo, na visually impaired or sa Kumu. How about Kumu? Nagkukumu ka na ba? May account pero hindi pa po nagla-live. Yun. Kailangan na lang sa'yo ng assistant. Wala ka bang kapatid dyan sa bahay na pwede mong, you know, yung mag-assist sa'yo bago mag-live? Meron naman po. Yun, hinahanapan na lang po namin ng mas maayos na time siguro para makapag-live. Okay. May itatanong pa ako, pero mamaya na. Meron ka kasing online radio. Online radio, ang anong pangalan ng radio mo online? Ayun po, ang pangalan po niya ay Radio Cafe. Radio Cafe. Bili na kayo ng kape sa Radio Cafe. bakit Radio Cafe ang online radio mo? Ang ganda naman tugtugan na even the ano, ha, pinakinggan ko kahapon eh. Even the materials, may mga materials ka kasi ginagamit doon. Ang gaganda, no? Saan mo kinukuha yung mga music? Ano po 'yan? Nire-research ko po online sa sa YouTube. Then meron po akong kasama na may account sa Spotify para po legally download. Doon po namin kinukuha. Sabi ko na nga, bay, ang linaw-linaw ng mga materials eh. Sabi ko, ang galing naman, saan kaya kumukuha to? Yun na nga. So, galing sa Spotify yun, naka-premium ba ang tawag doon? Naka-premium? Opo, yung kasama ko po. Yun, yung kasama mo. Salamat dun sa kasama mo. So, dalawa kayo dito sa radio station, online radio station na to. Apo. Iyon. Anong oras ang time slot mo doon sa Radio Cafe? Ayan. Ako po ay nandyan ng alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. 2 hours. 2 hours ka naka-drive time yung mga ganyan eh, no? At Apo. Saka may commercial na. Huwag kayo, ha? Pakinggan nyo. May mga ano sila. Meron na kayong mga, ano eh, mga info... Infomercials. Apo. Yun ba yung mga partners niyo na o sponsors niyo na talaga? So far hindi pa po. Hinanap lang po namin siya for now para magkaroon ng
ng maayos na, parang maayos na setup yung station. Kumbaga magkaroon ng break, di ba? Na hindi naman puro tugtugan lang. Meron din silang information na maririnig. Kagaya halimbawa sa COVID, sa pagpapabakuna, yung mga ganun po. Yun. Yung mga yun, NGOs ba sila? Or paano mo sila nakilala? Or kayong lang gumagawa ng materials? Or galing na sa kanila? Galing po sa kanila yon, pero yung nilalagay nila na for free. So yun po yun, para yun po yung piniplay namin, yung mga free. Kasi sa ngayon po bago lang po yung station namin. Yeah. Kaya hindi pa ganoon ka. Ano yun, 24/7 na ba yung nag-air yon, yung Radio Opo. Cafe? Opo, tulong po ng Diyos yun. 24/7. Gale. So search niyo po ang Radio Cafe, anong website niya, Carlos? Ang website po niya ay faithhope-love.org/radiocafe. Ayun. So nandun siya sa website ng Faith, Hope, and Love ba yun? Ayan. Hello, Carlos? Ala, nawala ba ako? Hello, Carlos? Naririnig pa ba ako ni Carlos? O siya ang nawala? O ako? Hindi ko alam. Ayun, hindi na siya gumagalaw. Baka may problema sa kanyang... Hello, Carlos? Hello? Hello po. Yan po. Yan. Nawala po. Okay. Ako ba ang nawala o ikaw? Nawala po kayo, bro. Ay, ako ang nawala. Okay. Ngayon, ang tanong ko, yung website na yon na Faith, Hope, and Love na yon, nandoon yung... kumbaga, ano siya? Page siya nung... yung radio station na yon, page nung ano? Isa sa mga pages nung website na yon. Bali nag-iisa pa lang po siya sa ngayon. Actually, yun pa lang po yung meron sa kanya. Doon lang po makikita, maririnig yung audio streaming namin. Yun. Pero meron po kami sa isang app na tinatawag na Zeno. Yun. Sa Zeno? Po yun. Sa Zeno po naman, kayo ba yung nakakapag-broadcast doon ng free? Kasi ang alam ko, may ano din yun may subscription. Apo, free naman po siya. Ayun, sa iba pa lang po hindi kami makapag-broadcast kasi may bayad na po yung iba. Dito po, pwede kayong hanapin sa Zeno app. Hanapin nyo sa Zeno. Z-E-N-O or Z-N-N-O Z-E-N-O.com ba? Or .com? Z-E-N-O.fm/radiocafe. Yun, hanapin nyo. Pwede mapakinggan na kanyang online radio. Alright, pakinggan natin next song. At ito na, MCGI song ito, no? Ni Carlos. Bakit ito ang song na ito ba yung kinanta mo nung sa isang private broadcast na kumanta ka? Anong song kinanta mo doon? Ang kinanta ko po doon is yung Nariyan Pa Rin na ginawa din po ni Kuya Daniel Razon. Yun. Pero ang kakantahin mo naman ngayon ay awit natin, composition pa rin ni Kuya Daniel. Yes po. At ito po, Brother Bear, first time ko pong kakanta nang live. Dito pa lang. Dito. Yun, no? Opo, dito ko pa lang po. Sige, maganda. Pakinggan na natin, ladies and gentlemen. Carlos Samson III. Huwag kalimutan ang kanyang online radio. Radio Cafe. Tinuro sa amin na pag-iibigan ang pagmamahal sa kapatiran. Amin masusunod iyong kautusan kung kami sa tuwina ay magtutulungan. Ama ay tanggapin namin na kaya sa katwir ko'y maging kasangka. Sa buhay na ito'y pagpahingahin ay pag-asa doon
sa buhay walang hanggan. Aming aawitin ang hibit at dalangin, ang may payapain ang aming damdamin. Hirap at panindig, hindi natin. Puso't isip ay iyong hipuin. Ang aming tiwana, papahirin ang luha. Lungkot pagdaramdam, do'y mawawala. Ang pag-asang taglay kapag nanghihilingan, ikaw aming amay, di magpapabayaan. Aming aawitin ang hibig at dalangin, ang may payapain ang aming damdamin. Hirap at panindim, hindi aming puso't isip ay iyong ipunin ko. Aming aawitin ang ibig at dalangin, ang may payapain ang aming damdamin. Hirap at panindig, inihaminin, puso't isip ay iyo hipuin. Awit natin, cover by Carlos Samson III, composed by Kuya Daniel Razon. Alam mo, kinakanta ko yan. Akala ko may record ko na kagabi, talagang di pa rin. Sabi ko, may madaling kantahin, pero kapag ni-record mo na, may, di ba, ikaw pa nag-record ka, Carlos, di ba, may mga maririnig kang sablay pa rin, di ko pa pwedeng i-upload to. May ganun ka ba? Minsan nga po ang ganda sa practice, pag nirecord mo na, kanina okay, ngayon, kung kailan nire-record na, doon ano, so napagod ka, nakakatik. Totoo, pagod ka na, antok ka pa, gutom ka pa, sabi ko kakain na muna ako. So, at least ito, live mong kinanta, no? Pag live, talagang, doon ako mabilib sa mga artist na nakakapag-live. Kasi may mga artist, na kailangan pa nila nung editor, ano yun, kailangan pa nila ng auto-tune. Alam mo yung auto-tune? Apo. Yun. Diba, yung parang sa mga, ang tawag nila, mga bad singers daw eh. Talaga napapaganda. Apo. Ang pinakauna ata, isa sa mga pinakaunang gumamit yan, si Sher. Yung Do You Believe? Apo. Ayan, diba? At saka si, sino pa ba yung isang rapper na, pinagdududahan na rin siya mag-live kasi feeling ko ng mga tao di marunong to mag-live kasi auto-tune. Sino ba yon? Si T-Pain. Yan, T-Pain. Si T-Pain. Pero nakapagkanta naman siya ng live. Akala ng mga tao di siya marunong kumanta. Oh, parang inayos siya lang sa auto-tune. Oo, kaya naman pala. Si T-Pain. Anyway, so, gumagamit ka ba ng auto-tune? Or, kasi may ano siya eh, may bayad din siya, may subscription, di ba? Parang ganun. Gumagamit po ako sa sound card pero
pang trip lang, hindi po talaga. Okay. Saka ayaw po ng mga nakakakilala sa akin, sabi nila. Oo. Kumakanta ka naman, may kagagamit niyan. Tama. Eh bakit ba? Nakakapag-live ka nga eh. Kaya yung artist na hindi makapag-live, may naalala tuloy ako, ayaw mag-live. Pero sobrang sikat siya. Sobrang sikat. Sobra. Baka masabi niyo na naman. Ha? Baka masabi ko na naman. Parang, online, parang alam mo kung sino yun. Mayroon kayo nasabi sa Talk to Papa Online, yung pinablog item. sinabi rin, bandang rin, nasabi rin. Sinabi ko rin eh. Eh, sa paki ko sa kanya, sobrang ang ginawa niya sa akin. Masungit. Sungit naman masyado nito. Pero nalaman ko talaga yung artist na yon nung nag-guest pala sa probinsya. Aba, talagang nag-lip-sync lang pala talaga. Hindi siya makapag-live. Ang ginawa niya, ang akala nung nanonood, sa sobrang galing niya mag-lip-sync na parang TikToker ang datingan, akala nila live. Ang ginawa pala nung artist na yon, binayaran yung ano, yung technician. Nagkaabutan, Papa Bear. Oh, nagkaabutan sa ilalim ng ano, mixer. Nung pinadaan, Papa Bear. Oo. Sabi nung, yung kapatid ko kasi nagmamanage nung event eh. Sabi, sabi niya. Huli niya, pero hindi niya alam kung yung mga audience ay hindi rin alam. Medyo konti lang kasing audience, hotel lang. Pero syempre, in-invite siya para sa live, pero hindi siya nag-live. So, pero nung pinag-uusapan niya yun, Papa Bear, nung pinag-uusapan niya ni Papa Kiko, nahulaan ko eh. Kasi nung sinasabi, yun yung laro niyo na ano eh, di ba? Yung huhulaan ko. Ganun yun eh. Nung sinasabi niya, madalas to, pinaplug nga natin eh. Eh, sabi ko yun yung naalala kong madalas niyang i-plug na siya, kayo yung palaging host. Ng mga event niya. Tapos bigla niya sinabi. Ganun yun. At well, nakalipas na yun. Okay na yun. Kaya lang, in-invite ko din sa Radyo La Verdad eh. In-invite ko yun eh. Nag-plug kami, nag-ano, ganyan. Tapos bigla sasabihin mo. Lagpas na dun sa program na inuupuan ko before. Tapos sasabihin niya ay nagka-problema. Oh, ganun. Wala ka man lang bang PE? Wala ka bang PA, PE tuloy? PA, personal assistant na mag... Ay, nako. Ang yaman-yaman mo. Ang dami mong investment sa ABS-CBN. Nako! Stockholder ka ng ABS-CBN. Wala kang PA? Umiinit ang ulo ko talaga noon. Pero okay na. Tapos na, napatawad ko na. Kaka-idea sila. Okay. Wag na. Tapos hanggang doon na lang. No? So, at least na-experience ko na may ganun pala. Porque sikat ka eh. Ay, feeling mo di ka na maabot. Anyway. Oy, iwan natin siya. Ikaw ang gusto kong kausap dahil ikaw ang isa para sa akin. Dapat marinig ang mga awitin mo. Ano ba ang mga influences mo sa pagganta, Carlos? Nakikinig po ako ng bata ko, nakikinig ako kay Michael Jackson. Oh, wow. Tapos na ipakanta sa akin. Konting Stevie Wonder, konti-konti lang. Mga ganun. Bakit konti kay Stevie Wonder? Pareho mo siya na isang blind singer. Marami po akong pinapakinggang songs niya, pero ilan lang yung sinubukan kong kantahin. Parang sabi ko eh, bibigay ko to sa kanya, para sa kanya to. Sa Pilipino, wala ka bang OPM artist na influence mo na pareho mo rin na PWD o kaya hindi? Sa PWD wala so far, pero sa hindi marami, pinaka Francis M. Francis M? Tapos sa mga kanta mo parang ballad? Bakit? Opo, bakit? Iba yung lyrics ng mga songs ni Francis M. Eh. Oo. Tapos pwede siyang, yun yung ano, di ba, pinag-usapan natin kanina, may mga mahirap makatrabaho, mahirap i-guess. Siya parang hindi, dahil ang dami niyang nakaka-collab, pwede siya sa mga rock band, pwede siya sa pure hip-hop. Yun nga, ang galing ng ni Francis M. sa ganoon. Kaya niya mag, parang tunog rock, may pagka-alternative rock yung, yung kinakanta niya, kaya niyang mag-rap. Diba? At saka ang gusto ko kay Francis M, kahit Inglesero 'yon, eh makabayan ng mga song niya, no? Opo. Hindi tulad ng mga hindi maintindihan, may mga rap, may trap ngayon, may rap ngayon na hindi mo maintindihan, pero may tawag sila sa certain o sa genre na 'yon na parang
I'm not a passion. Alam ko yan. Uy, okay din yan. Nung kumanta sa Wish Bus yun, naintindihan siya. Yun, apa. Totoo po yun. Marami po nagsabi at ako rin po makakapagpatunay. Yeah, nung kinanta sa Wish Bus yung kanta na yun, mas malinaw. Yun. Siguro, siguro feeling ko lang ha. Pero gusto ko maging guest yun ha. Kasi nung narinig ko silang luminaw yung lyrics na intindihan, sabi ko, pwede naman pala eh. Bumilib din ako dun eh. Pero siguro dahil sinabi, Wish Bus to, dami-daming artist dito, dapat. Kumbaga, may makita sa atin, may marinig sa ating bago. Gusto ko rin yun eh. Pero yung pala, genre pala talaga yun sa Amerika ng mga rapper. Kung tama ang pagkakabangit kong genre yun na hindi may intindihan yung lyrics mo pero ang ganda ng beat, ang ganda ng pagkakadiri. Yung parang akala mo papabiro, akala mo kargado. Yung oh. May parang ganun eh. Tapos parang lasing na hindi mo intindihan. Pero maganda, maganda yung, anong tawag nyo doon? Yung melody man tawag doon? At saka beat? Apo, yung melody. Apo. Maganda po yung melody at saka yung beat. Oh, ganda eh. Tapos matatawa ka. Oh, wala naman ako naintindihan pero ang ganda ng melody tsaka. Oh. Anyway, sa rap si ano lang, sa rapper si ano lang si Francis M. Glock 9. Wow, Glock 9. Kaya mo ba yung ganung kabilis mag-rap? Ganung kabilis? Medyo-medyo. Medyo-medyo. Alam mo isa pa sa hinahangaan kong artist si Glock 9. Si Glock 9 kasi nung ginest namin sa isang event, hindi ganun kalaki yung event, pero kami sa radio, na may event kami na parang kailangan namin promote ng istasyon, nandun si Glock 9. Maraming mga artist na ginest, pero si Glock 9, kay Glock 9 lang ako nagpa-picture ata. Kasi hindi ako mahiling magpa-picture sa mga artist kasi okay kayo yan, okay yan. Sikat kayo. Papapir yun eh. Hindi sa ganun, bro. Hindi sa ganun. Kaya lang, parang naghahanap na ako yung may makikita kang hindi ma-ere masyado. Doon ako bumibilid. Tsaka doon ako nagpapapicture. So, kay Glock 9 lang ako nagpapicture. Tapos makita, alam mo bang nakita ko siya nung magpapapicture kami? Pawis na pawis siya sa likod sa backstage. Nagpa-practice. Imagine. Okay. Before siyang isa lang sa stage, talagang pinagpapawisan siya ng rap, nagbabasa ng ganun, may binabasa siya sa cellphone, yung lyrics ng song. Alam mo, pag nakita mo siya sa backstage, yung Glock 9, ganun siya sa stage. Ganun siya mag-rehearse. Okay, mag-practice before siya isa lang. Kaya, yan, hello to Glock 9. Sana maging guest ko si Glock 9. No? Sana ma-meet ko yan. Glock 9. Akala ko sabihin mo sana magkita kami. Biro lang. Kamayan ko na lang. Pops. Kamayan mo na lang. Anyway. Oh, sabi ko sana maging guest ko si Glock na isa sa mga pangarap kong artist. At saka pina-follow ko siya sa social media. Ang galing niya, lalo ng pandemya, nagtinda ng manok 'yon, nagtinda kabi niya kahit magkalkal ako ng inodoro ng mga lababo basta sa pamilya ko gagawin ko. Ganun si Glock 9. Ay, yes, salute to Glock 9. Ano bang paborito kong kanta sa kanya? Upuan. Tumayo ayun naman kayo. Makita nyo. Napapanahon ang kama. Ano yan? Napapanahon po ngayon yung upuan. Yun nga eh. Marami nang wala namang kasal. Maraming nakabarong. Nako po. Pero kaya mo ba magano? May alam ka bang song niya? Or rap, any rap song na kaya mong gawin? Nakaprepare. Alam ko pa yata yung music. Wala. Pero at least alam namin na meron kang hilig din pala sa rap. Pero before kita iyon, isang oras na pala tayo nagdadaldalan dito, Carlos, ha? Nag-i-enjoy ako. Kapag hindi ako mag-enjoy, mga 15 minutes lang tatapusin. Tapos magpapalita na kayo. Oo. Naalala ko tuloy yung guest namin sa Talk to Papa noon. ano ba yung banda niya? Hindi ko na sasabihin yung banda. Tapos hindi pa sila sikat. Ganun kasikat PM ngayon. PM ko sa iyo na ano siya. Yeah. Si sabi ko, ang bigong ere naman nito, siguro high, baka naka-drugs. Kargado. Baka kargado, no? Sabi ko ganun. Kasi naka-shades, tapos nagsasalita, ano ka, e-heads ka ba? Sabi ko, dramahan mo ako ng ganyan sa program kapag ano ka,
kapag e-heads ka na. Kaya lang, parang, alam mo, tinapos ko yung interview eh. Alam ko may mga kakantayin pa yun. Okay, invite them and invite them to follow on your social media accounts. Go. Wala na tayong oras. O, wala nang oras. Magko-commercial na kami. Mas kikita kami sa commercial kaysa sa inyo. Tama. Alala ko lang. Pero ngayon, nakita ko naman na ano, parang sumikat yung banda. Until now, sikat sila. Sana nagbago ng ano. Anyway, Carlos, meron ka pang, ano ba bang, gusto ko itanong sa iyo kanina. So, natanong ko na yung mga curiosity ng isang tulad mo eh. Pangarap, ano bang pangarap pa ni Carlos? May dream ka pa ba sa takbo ng ano ngayon, music industry sa Pilipinas? Ano pa, ano ba ang dream mo? Siguro ano, sa buong, kung pag-uusapan buong music industry dito sa atin, siguro yung matulad tayo dun sa ibang bansa na ang daming collab. Kasi dito sa atin, Bro Bear, dahil merong network war, o tama yung, kung tama yung tawag yun, diba? Network war, yung kapuso and kapamilya, mga ganyan-ganyan. Nahihirapang mag-collab yung magagaling na artist. Halimbawa, si Christian Bautista, hindi mo siya pwedeng i-collab kay Sarah G. Dahil tiga EBS si Sarah G at tiga... Although pareho silang diva, pero kailangan yun i-set up ng mabuti at pag nababudget ang mabuti at isang kanta lang tapos di na maulit-ulit. So, yun yung dream ko na sana pagdating sa musika naman, mawala yung ano, mawala yung magkalaban, di ba? Mag-collab pares magaling. Total naman, pareho kayo kikita dyan eh. Di ba? Pag kumita, bawa, taga Viva ka. Yung isa taga, yung iba, isa Viva Hot Babes. Yung isa, ano, yung isa Sony, di ba? O ano ba naman mag-collab ko? Pareho naman kayo kikita, di ba? Kaya lang, nandun pa. Pero sa Amerika, hindi eh, di ba? Sa Amerika, hindi. Kahit ano pang... Ay, madaming collab dyan eh. Madaming talaga. Tapos nakakapusin ang ipad. Ang galing nga ng mga collaboration na yan. Ang galing ng mga collaboration yan kasi lumalabas yung friends pala itong dalawang to. Si ganitong artist pala ay friends si katulad ng BTS. BTS ba? Pink, Blackpink. Blackpink. BTS, eh, naka-collab. Yeah. Ano siya naka-collab niya ngayon? Si Coldplay ba? Coldplay? Ano ba? BTS and Coldplay po. Tapos BTS and Coldplay. Dua Lipa. Yan. Taka nga ako, wow, BTS and Coldplay, ang layo ng genre nila, no? Oo, yun ang isa pang maganda dun eh. Di ba? Paano ngayon yung dalawang genre na yun na maghahalo sa isa? Di ba? So, dun na yun ang kinabibilibang ko naman sa mga international artists. Anyway, sana yun nga, no? So, yung isa sa dream mo, yung magdaming collaboration, kaya lang, siyempre pipili sila ng mga sikat na, di ba? So, yun ang medyo ano doon, ahahabulin mo. How about Wishbus? Pangarap mo ba makakanta ka sa Wishbus? Opo naman. Sabi ko nga kahit isang beses lang pwede na po sa akin isang beses lang. Yun nga. Kung kakanta ka sa Wishbus, anong song ang kakantahin mo doon? Siguro po Moon River. Moon River. Pero anong areglo mo? May bago kong, ano ka ba nun? May bago kong, kumbaga, kakaiba din dun sa song. Kasi, kapag ibang kumanta, you know, may kanya-kanya tayong, ano, areglo. Yung parang naka-piano lang, tas medyo soul yung dating. Yun, soul. So, yan ang abangan ko. God willing, Carlos, ha? Makita ka sa Wishbus. Ayan. Yon. At ngayon, before kitang iwan, dahil naamoy ko na ang fried chicken dito, nagluluto na si Mama Bear, nagugutom na ako, hindi pa ako nagla-lunch. Kasi, siyempre, inuuna ko kasi Carlos ang tulog. Gusto ko matulog muna kasi kanina ay maaga tayo dun sa Radyo La Verdad. Mapapakinggan nyo po ako sa RadioLaVerdad.com or 1350 sa AM band. Nagnunus po ako doon ng 5:30 in the morning at 7 a.m. Yon. At pag MWF sa Radyo La Verdad pa rin, hindi ako lumilipat. Ay, yan po ay alas 7, Monday, Wednesday, Friday, 7 p.m. ikonsulta mo. Free consultation sa lawyer at doktor. Ngayon, Carlos, ano ang last song mo para sa amin?
Ito na po mismo, Moon River. Moon River na! O yeah, actually isa sa mga nagustuhan kong kanta yan eh. Nasa FM pa ako sa Bicol, kinanta ko yan, kinakanta ko yan kasi gusto ko yung part na yun, yung may part doon na mahilig din ako sa old song kasi tatay ko mahilig sa old song, Beatles yan, mga kanta ni Jack Jones. Yung part na may nagkumanta sa isang morning show, narinig ko yung pagkakapronounce ng Huckle, may Huckleberry yun, di ba? Huckleberry ba yun? Yung part na yun, sabi ko, hindi ko na makalimutan yung Huckleberry. Yung pagkakakanta niya, sabi, parang ganda ng, anong song kaya to? Ah, yung itong isa to sa mga pinapakinggan ng tatay ko pala. So, kaya kinakanta ko sa karaoke. At ngayon, ang kakantahin live, Carlos Samson III. With Moon River. Moon River, wider than the mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream. You heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two triptychs love to say the word. There's such a lot of words to say when after this same rainbow waiting round the bend, my huckleberry friend. Samson the Third, Moon River. Alam ko na yung last part pala yung nagustuhan kong line, yung my huckleberry friend, Moon River and me. May pag-ano ta yung version mo. Ano no, very parang soul na nga ang datingan. Ano, yun ba yun? Yung atake mo. Galing, galing. At good luck, God willing, ay sana makita kita sa mga events. May nag-i-invite na ba sa'yo? Kumanta kahit sa mga birthday parties o kaya event or gigs, ganun?
Opo, dati nung wala pang. Pero ngayon online wala pa, so kung baka meron dyan. Oo nga, online po oh. Yung may mga event na kailangan nyo may kumanta or kailangan yung artist, Carlos Samson is here at pwede nyo siyang i-follow or i-subscribe. Ako, nakasubscribe na ako sa, eto pinapakita ko ngayon, Samson sa screen, ang iyong YouTube channel. Yun oh. Makikita nyo, perfect ang yun, isa sa mga nagustuhan kong song niya dito eh. Maganda lahat. Ganda ng pag... Yun no? Narinig mo ba dyan? Narinig mo ba? Wow! Darling, just dive right in. Follow my lead. Alam mo, ito yung gusto kong kanta. Hindi ko makanta-kanta to. Nahihirapan ako eh. Ewan ko ba? Kapag ako makumanta, parang hindi ganito si Ed Sheeran eh. No? Uy, ang ganda ng audio mo dito. Magandang audio mo. Sino nag-edit? Ah, yung audio po, ako po nag-edit nandito sa bahay. Wow! Anong ginagamit mong software? Anong software? Goldwave po ang tawag sa akin. Goldwave. Free bang mada-download yun? Meron po siya eh. May bayad po siya eh. Pero meron pong isa yung Audacity. Yan, wala po siyang bayad. Oh, yun. Pwede. Yung mga mahili, gustong mag-edit ng audio, no? Para ang... quality ay ganito, parang yung kinakanta ni Carlos. Dancing! Hindi ko kaya, ang taas sobra. Pag tumataas na, numinipis na yung boses, so hindi. So ito, iba. Si Carlos, kasi ikaw na mismo nag-edit nitong audio mo at hindi mo kailangan ng auto-tune. Okay? Paki-follow siya sa Carlos Samson III, ang kanyang YouTube channel. Ano naman sa Facebook, Carlos? Go ahead sa mga social media accounts mo. Ah, nasa ano po ako, IG, Carlos B. Samson III. And bati na rin po ako. Kung, sure, go ahead. Batiin ko lang po yung nabanggit ko kanina, yung may Spotify sa amin. Yan, si DJ Carol, isa sa DJ namin sa Radio Cafe. At si yung co-owner ko na Radio Cafe, si Brother Andrew Perez at si Sis Jeneline Gabriel Perez. Yan, husband and wife. Tandem po sila. Kapatid na din po natin sa MCJ. Wow. At mga ang tumulong sa akin na kapatid sa lokal ng Balanga. At Papa Bear, God willing, pagbalik, nabanggit mo kanina, pagbalik ng Talk to Papa Online, message na lang ako. Para maka-jump naman ako. Sige. Tingnan natin ha. Kasi sobrang busy rin ni Papa Kiko ngayon sa Australia. At saka may ano pa, may COVID pa din doon. Alam mo yon, marami daw siyang ginagawa. Sabi ko, sige lang Papa Kiko. Paps, go lang. Anytime nandito naman ako. No, may home studio na ako maliit. Kaya anytime pwede nating simulan ang Talk to Papa. O ituloy ang Talk to Papa ulit. May narinig pala ako dun sa ano mo sa Radio Cafe ninyo na babae kahapon na may isang babae na na sabi ko ang galing naman, ang galing. Yung radio ni na Carlos ay ano 'yon? Taglish sila, taglish yung mga DJs niyo, 'di ba? Opo, taglish po kami para po taglish. Lahat makasakay at makasabay. Oh, hindi lang mga hindi lang Tagalog or Masa ang pwede makinig. Pwede rin kahit yung mahilig sa English DJs. Yung akala ko nga, wish yung mga DJ kaboses ng mga nasa Wish. So good luck. Congratulations sa online radio mo na Radio Cafe at sana dumami pa ang mga followers. Ano ang Facebook nun? Para ma-follow nila sa Facebook. Facebook.com/RadioCafePH. Ayan. Okay. Maraming salamat. Thank you so much sa yung time, Carlos. Binagbigyan mo ang podcast ko ngayon. At tutuwa ako at good luck. Sana nga, ano, yung kapag okay na yung Talk to Papa namin, Talk to Papa Online. Number 2 po. Hindi po T.O. Kasi yung Talk to Papa ay... sa GMA po yon, hindi po kami yon. Baka po madimanda kami. Kanila yon. Buti lang hindi kami kinestyon. Hindi naman kasi kumbaga may ano kami, may utang na loob din kami sa network, 'di ba? Kasi yes. Doon nagsimula yung tandem namin ni Papa Kiko nung nagde-brainstorming kami sa program, yon. Pati pangalan namin pinag-isipan namin para doon
At yan, masarap din balikan ng mga time namin sa Barangay LS. Ano yan? Ano yan? Yung talk to Papa online, Papa Bear, yun ang pampatulog ko. Grabe naman! Opo. Makakatulog ka ba nun? Ang ingay-ingay namin nun makatulog. Pero medyo nag-tone down na kami. Hindi na kami kasing nung talk to Papa 10 or 12 years ago, iba. Pinakinggan ko, iba na. Parang ang formal na namin. Mayroon pa nga dati yung Baklang People ba yun? Ay, Baklang People! May trivia ko. Ako si Kuya Kim. Alam nyo ba? Yeah. Saka grabe. Ang ni-imagine ko yung energy namin pala ni Papa Kiko. Iba yung energy. Balik niyo yung Pops, yung seminar. Seminar sa barangay. Naalala mo yung seminar sa barangay, grabe yun. Ayun naman, alam mo ba yung mga segment na yun, dun lang yun nangyayari live. Halimbawa, seminar, kumari mag-seminar tayo, galing lang yun sa isang topic na dun lang namin gagawin. At yung may binyagan, may ganun pa kami na pag-usapan sa binyagan. Seminar, masungit yung seminar. Ay grabe. Doon ako nag-enjoy sa radio nung binigay sa amin yung program na yun. Na, parang anything goes. Tapos kung anong tingin niyo yung segment ang nag-enjoy kayo, go lang. Pagbibigyan kayo ng program director dahil parang kung anong forte mo, sige go ahead para lumabas yung talagang ano mo, skill or talent mo sa ginagawa mo at doon ka mag improve. At yun, Carlos, salamat. At isa ka pala sa talk to Packer listener. Yes. Excited. Happy ako na meet ko kayo ngayon kahit dito lang. Soon sana, God willing, si Papa Kiko kasama natin. Yeah. So, actually, gusto kitang i-line up din doon sa mga artists. Maliban sa mga taga Mindira, hello Mindira artist. Salamat, marami kami na invite dyan ng mga artist. At may utang ako sa kanilang song eh, hindi ko pa nakakanta. May bagong song silang binigay sa akin na isa sa struggle ko din ang mag-memorize ng tono para makanta ng maayos. Marami akong ginawa na reject kasi hindi tama. So hello sa Mindira family and artist. At Carlos Samson III, thank you so much sa yung time at magpapaalam na tayo. Thank you so much. May podcast ka ba? Maliban dun sa online radio, may podcast ka? Wala po ngayon. Covers lang po ko na sa YouTube. Yun. Pero may YouTube channel siya, follow niyo siya or i-subscribe sa Carlos Samson III on YouTube at sa Facebook. Thank you so much, Carlos Samson. Salamat po. Maraming salamat. All right. Yun, nag-enjoy ako. More than 1 hour kami nagkwentuhan. Magiging 3 hours pa eh. Malay mo, magiging 3 hours pa ang program, no? Yun, sa may mga talent dyan, yung may mga talent lang sa pagkanta, no? pwede niyo akong i-message sa Facebook ko, sa Brother Bear, Brother Bear Live on Facebook. Pwede niyo akong i-message. At kung gusto niyo mag-guest. At ano pa ba? Mga sponsors. Uy, thank you so much sa mga sponsors ko. Mindira Artist, thank you so much. Hot Sabina's Best Chili Paste, thank you so much. Perkin Bubbles, thank you. Talk to Papa Online, malapit na to with Papa Kiko. And Thesamil's Online Flower Shop, ang gaganda ng mga flowers dyan, arrangement, ang mga bouquets, kakaiba, talaga magugustuhan mo. I-follow sila sa Thesamil's Online Flower Shop habang tumutugtugin ang Never Over by Milan. Thank you kay Milan sa pagpapahiram ng song. Hey! At maraming salamat din sa Artsterisk. Thank you so much sa Artsterisk. Kung papagawa kayo ng logo, mahusay na graphic artist ang makikita nyo sa Artsterisk. Puntaan sila sa kanyang Facebook page. Thank you so much. This is Brother Bear sa Brother Bear Podcast. Thank you and goodbye, everybody. You shouldn't be ashamed sharing your pain. Papapakinggan pala ako sa RadioLaVerdad.com Monday to Friday, 5:30 in the morning at 7 p.m. 1350 sa AM band. At MWF naman, 7 p.m. ikonsulta mo sa RadioLaVerdad 1350 ang UNTV Radio.
ang aming website, radiolaverdad.com. Don't you frown when you're down, don't you drown the town when you're gone. Oh, nga pala, may podcast pa akong isa. Introduce ko na din dito ngayon. Meron akong bagong podcast, ang Hard Worker Podcast. You know, Hard Worker Podcast. Nag-guest din ako dyan, mag-feature ako dyan ng mga business persons, mga entrepreneurs, and innovators. You know, pag-usapan natin ang kwento ninyo, pagkwentuhan natin ang storya nyo sa inyong mga business. Yan ay Hard Worker Podcast. Mapapakinggan nyo sa Spotify, Apple, and Google Podcast. At of course, sa Facebook, mapapanood sa Hard Worker Facebook page. Bye-bye na talaga. Bye-bye na talaga. Goodbye, everybody. Thank you so much.